And now, ladies and gentlemen, please welcome your host, Chad Kinnis. Good evening, everybody. Hello, Philippines, and hello, Resorts World. O, palakpakan naman tayo. Palakpakan naman tayo, guys. Nakakaloka kayo, mga tulala kayo. Guys, ha, ngayon, we'll be having our comedy idol, ang pinakabagong star comedian search ng Viva and Resorts World Manila, okay? So, wala tayong ibang gagawin ngayon, kundi tatawa na tatawa at mag-e-enjoy lang, okay? And I'm asking everyone, please po, huwag po tayong tulala, ha? Sana po, wala po nakatulala dahil ang taong tulala, malamang po nakakita ng bakla, ha? So, please, huwag po tayong tulala. Once again, bago tayo magsimula, para naman mas warm ang gabi natin ito, lahat naman tayo, Bar 360, palakpakan naman tayo na may kasama sigawan. Now, na, come on! Ay, napakahina naman po ng palakpakan ninyo. Kasama po kayo, ha? Yung mga nandiyan po, kasali po kayo, ha? Ganito po ang gawin natin. Para mas malakas yung palakpakan, dapat lahat tayo papalakpak na may kasama sigaw. Ang hindi po papalakpak na may kasamang sigaw, isinusumpa ko po, magkakaroon po ng anak na bakla, 10 mula panganay hanggang bunso, kamukhang kamukha ko, okay? Lahat tayo palakpakan na may kasamang sigawan. Now na! Very good, very good. Yung ibang babae hindi po mapalakpak, palibasa menopause na. Charot, sabi safe na daw sila. Anyways, Maya, once again, it's a fabulous evening. Kuya, it's a fabulous evening, and once again, magandang gabi sa inyong lahat. I am your Haha Master. My name is Chad Kinnis. And today is December 1. What a way to start our December. Nakatatawanan, di ba? So, maagang pamasko ito. Hatid na nga, of course, Bar 360 and Resorts World, saka syempre ng Viva. And last month po, November, wait, I'm just gonna change my microphone. Ang ganda ng microphone natin, no? Kamukha ko. No? Butas-butas din yung mukha. Ayan! Mas naririnig nyo na ako na maayos. Okay, nanay, mas naririnig nyo na ako, ha? Parang bakla yung mic, oh. Hello, ha? Parang bakla, oh. Hello, ha? Sarap. Okay, last November, meron na tayong grand finalist, kauna-unahan, which is si Wacky Macky, di ba? Ayan, ang kauna-unahan natin makikipagbakpakan para sa ating grand finals para maging ultimate comedy idol. And ano ba ang mapapanalunan sa Grand Finals? Nako, napakaliit lang naman. Isang umatikabong 100,000 pesos! And syempre, magkakaroon sila ng chance na mabigyan ng pwesto or maging star na star comedian ng Bar 360. So, gumagawa po tayo ng bagong aabangan nyo dito sa Bar 360 na makakapagpatalon at makakapagpasaya ng mga puso ninyong lahat. Alright. So, syempre, contest ito, di ba? Paano ba ang mechanics ng contest ito? Napakasimple lamang. Kukunin po natin ang ating mga contestant, bibigyan sila ng mga kutsilyo at magpapatayan sila. Charot! Siyempre hindi. Meron tayong dalawang round, okay? Ang first round natin ay sinitatawag natin na joke belching. Sa joke belching, they will be given like 5 minutes to perform their own material. At siyempre, ito sa joke belching na yon, makikita natin kung ano mga hinanda nilang material. And tapos meron tayong second round, which is comedy discarte, yung natawag po natin, comedy discarte. Kung saan naman bibigyan sila ng mga, ito yung ating pop para pa-props. It will be an impromptu challenge. Titingnan natin ang kakayahan nila magpatawa on the spot. Okay? And syempre, kung meron tayong contest at may mechanics, syempre meron din tayong mga judgmentals. Bakit judgmentals? Kasi hindi pa nila nakikita mag-perform, hinusgahan na nila. Charot! Okay, we have our first judgmental. May favorite, the super sexy, the alluring, the gorgeous, the very sexy, the entertainment director of FHTC Entertainment and Productions Incorporated, palakpakan for the goddess, Miss Myla Katibayan! Hi, Miss Myla. And syempre, ang ating second judgmental, na nag-iisang namimigay ng jacket kahit summer, charot. Production manager of Viva and a long-time right hand of Willie Rebilleme. And now, syempre dati siyang right hand, and now, he has taken my hand, and of course, my better half, ang nag-iisang nagpapatibok ng puso ko, at ang umuubos ng laman ng bulsa ko, palakpakan for my bae, Owen Ercia! Hi, babe! I miss... Huwag ka nagpa-flying kiss dito. Gusto mo na naman ng rubber shoes. Nakakainis ka. Hihingi ka ng rubber shoes. Yung color pink na naman. May pinagbibigyan ka eh. And, syempre, hindi lang po galing sa production ng ating magiging judges. Meron tayong tinatawag na laugh bar cards
na kung saan kinuha natin siya mula po sa inyo mismo sa ating mga audience. Ang ating third judgmental is a member of San Francisco Gay Men's Chorus. Siya ang ating Laugh Barkads, palakpakan for Mr. Oscar Soriano! Hi! Nakakatawa naman si Mr. Oscar. Nakita niyo yung kawai pang beauty queen. Ganun talaga, pang MIQ. Hi, Sir Oscar. And welcome to sa ating panel ng mga judgmentals. Nako. Ay, ngayon, syempre kami mga judges tayo. Meron tayong criteria for judging. Can you just imagine that? Isn't it amazing? We have criteria. I cannot believe this. We have criteria. Oh my gosh! Sino nakaisip nun? Ba't may criteria pa tayo? Charot. Pwede naman turo-turo lang. Charot lang. Ang ating first, ang ating criteria for judging, syempre sa ating 5-minute joke belching, bawat judge ay magtataas ng placard. Pag napatawa sila, ang ating first placard is haha. Pag hindi naman sila ay, pag hindi sila sobrang nakiliti, ang ating second placard is huhu. Can we show them, Bay? Can we show judges? That's the haha and the huhu placard. Alright. And bawat haha is equivalent to 2 points and huhu is equivalent to 1 point. At sa comedy discarding naman, i-rate sila ng mga judgmentals natin from 1 to 5. Pagdating sa dulo, itatali ang mga points at ang pinakamataas na makakakuha ng score ay magwawagi ng 7,500 pesos at babalik para sa ating monthly finals ng Comedy Idol. Sino kaya makakapag-win ng 7,500? Nako, my gosh. Everybody, are you excited? OMG, excited kayo. Nakakatuwa naman talaga. Iba talaga. Yung mga nasa taas. Kamusta na kayo dyan? Charot. Okay. Since everybody's excited, isa naman pampagana dyan, guys. Para ganahan ng ating mga contestant, ng ating mga komedyante, na mapatawa tayong lahat. Let's be at ease. Let's be very lenient. Tanggalin po natin ang ating mga pretensions, ang ating mga problema sa katawan, para naman matanggap natin ang kanilang mga comedy na ihihain sa atin. So once again, Bar 360, are you ready? Are you ready, Bar 360? My gosh, ang lakas! Nakakatuwa naman. Talaga naman napakataas ang energy nyo. Kaya naman everybody, let's all welcome our first comedy idoling. Winner ng Barangay Feeling Pogi and finalist ng Resolve Got Talent, Towelettes with Dolphin Cruz! Sandali lang, hindi ka na hi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 h
friend, my best friend, siya po yung kasama ko. Sabi niya, sandali lang. Relax ka lang. Okay? Siya po yung kasama ko sa buong Pilipinas at kasakasa... Ano ginagawa mo dyan? Relax. Ano relax? Relax tayo. Ano relax? O sige na, magpakilala ka na sa kanila. Sino? Ikaw, magpakilala ka sa kanila lahat. Ha? Ako? Oo, magpakilala ka na. Ako? Sino ako? Ano sino ko? Sumugod ka rin, hindi mo alam ang pangalan mo. Sino nga ako? Sige, ganito na lang. Bago ko magpakilala, kumustahin mo muna sila lahat. Ano? Ganito sabi mo, kumusta po kayo? Agotin naman! Hoy, hindi ikaw sasagot. Hindi ka, hindi. Ganito na lang, mas maganda kung sundan mo ako. Santa ka kontra? Hindi tayo alis. Ganito sabi mo, ka? Ka? Mus? Mus? Ta? Ta? Po kayo! Agotin ka rin! Hoy, hindi. Hindi nga ikaw ang sasagot. Hindi ka, hindi. Ako na lang papakilala sa inyo, okay? Ladies and gentlemen, my best friend, Shano. Palakpakan mo na lang, Shano. Hehe. O, ganito na lang para makilala ka nila. O, Shano, ilang taong ka na ba? 8 years old. Wow, 8 years old. Si Shano, dahil 8 years old, ano ba yung gusto mo maging paglaki mo? 9 years old. Hindi yun. Ibig ko sabihin, may pangarap ka ba sa buhay? Wala. O, ba't wala kang pangarap sa buhay? Eh, kasi... May bayad. Anong may bayad? Walang bayad ang pangarap. Meron. Walang bayad ang pangarap. Meron nga. Di ka may bayad ang pangarap. Wala nga bayad ang pangarap. O sige, kung talaga may bayad ang pangarap, magkano? Sa is. Anong sa is? O sige, patunayan mo sa kanila lahat kung talaga may bayad ang pangarap sa is. Okay. Sa is ang pangarap, ako'y naniniwala. Di ako titigil. Huy, ano ginagawa mo? Sa isang pangarap. Di yun. Ibig ko sabihin yung hanap buhay. Ah, trabaho? Oo, trabaho. Ano ba yung gusto mo maging? Just a car? Secret agent? Wow! Secret agent? Ako nga. Bakit?
Secret nga eh. Ayun nga pala. O sige siya, ano? Total narinig nila yung boses mo, mukhang maganda naman. Talaga? Pwede mo ba silang kantahan lahat? Ha? Ah, kakantahan ko kayo lahat. O ano ba yung gusto mo ikanta sa kanila? Gusto kayong Just Give Me a Reason. Wow, Just Give Me a Reason. O dito, kanta mo rin na Just Give Me a Reason. Okay. O Just Give Me a Reason, go. Ah, Just Give Me a Reason, guhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay nga saya, tungawa ka. Uy, hindi ganun. Hindi ganun. Ikaw talaga, ganto na lang. May itatanong na lang ako sa'yo. May isa sagot ako sa'yo. O sige, ito yung tanong ko. Ito yung sagot ko. Wala pa akong tanong. Wala ka akong sagot. Seryoso na! Seryoso, okay. Seryoso na yung tanong, ha? Seryoso na yung sagot, ha? Pambira ka. O sige, ito yung tanong. Sino ang pumatay kay Magellan? Seryoso, hindi ako. Uy, hindi yun. Ang pumatay kay Magellan, alam nila yon. Ang pumatay kay Magellan, di ba si... Sino? Ito, nagsisimula sa letter... Sino nga? LL. Ha? Lito, Loki. Hindi si Lito, David. Palitan na lang natin. Okay. Sige. Sa history. History. Ano ang pabasang hayop? Tatay ko. Hindi yun. Pabasang hayop nga. Tatay ko nga. Hindi. Sagi ng nanay ko eh. Hindi yun. Pabasang hayop, nagsisimula sa letter K. Aha! Kuto, hindi kuto. Alam nila yon. Wala siya sa ulo, nasa lupa siya. Ha? Kutong lupa? Hindi kutong lupa. Ito yung clue, maitim. Ha? Maitim. Di ba alam nyo, maitim, tapos may buntot, may sungay. Aha! Dingon yung kuto, hindi... Hindi yun, pabira ka. Alam mo ba kung nasan tayo ngayon? Aha. Nasan tayo ngayon? Nasa Manila Zoo. Ano Manila Zoo? Wala tayo sa Manila Zoo. Paano mo nasabing nasa Manila Zoo tayo? Ngayon ang goy. Hindi. Hindi ako ang goy. Narito tayo sa... Research Yard. Wow, buti alam mo. Naalala ko kasi nung nasa probinsya ako. Ano naalala mo nasa probinsya ka? Yan ang huli ako ng isda. Wow, uy, masarap mga isda sa probinsya. Yung mga hito, mga gano'n. Ha? Hito? Oo, bakit? Knock-knock. Anong knock-knock? Ganito na lang. Anong isda ang lagi nagagasa? Anong isda ang lagi nababasa? Ano? E di hito. Hito, bakit? Hito ako, gasang-gasang sa alam. Okay, there you have it, of course, Delvin Cruz. Hi, Delvin. Mag-stay ka naman dito, Delvin. Nakakatuwa ka naman. How are you, Delvin? I'm fine. Oy, nakakatuwa naman. Alam mo yung bata, ilang taon na yan? 8 years old. Oo, oh, mukhang batang hamog ah. Nagra-rugby ba yan dati? Hindi. Mukhang puyat na puyat ah. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng ano, ng manikang addict. Talaga ganyan. Charot lang. Ay, matagal naman ang ginagawa to? Almost 7 years po. Ang tawag dito sa ACMO ay? Ventriloquist. Oh, taray. Oh, puyat naman. Kawawa naman yung bata. Ang laki ng ulo, ulit ng katawan, no? May hydrocephalus yata. Yan. Okay. Ngayon naman, alamin natin ang tingin ng ating mga judgmental. Simulan natin, of course, from the goddess herself, of course, Miss Myla. Thank you, goddess too, Chad. Eh, ikaw naman, nakakahiya. Ako lang yun. Loves kita. Mama. Well, Delphine, thank you. So, being a ventriloquist, it's not that easy because you have to really to do switching of characters, but you have to do it by yourself. So, kudos to that. But then, some of the punchlines, medyo paulit-ulit yung iba. Yeah, but you did good for the switching of characters by yourself. Thank you. Yes, thank you so much, Miss Myla. Speaking of switching, ako rin medyo nalilito sa switching eh. Hindi ko alam kung sino talaga yung puppet, kung siya o sino ba talaga puppet sa inyo dalawa. Okay, ngayon, alamin naman natin from my bae, Owen Arcia. Thank you, bae. Hey. Pangalan nito? Tikyo. Oh, tulad na sabi ni Miss Myla, okay yung pagiging pagbibentry mo, no? Mahirap yung ginagawa mo. Kaya lang, masyadong mabagal yung bitong mo ng punchline. Ang bagal ng pacing. Parang nakakalimutan mo na yung istorya bago mo ibitaw yung punchline. Hindi ko makita si Tikyo. Ganito ka ng konti. Ayan, okay. Ayan, tatakpan mo. Tsaka yung salita ng puppet, medyo minsan, pag mabilis na yung batuhan nyo, na kinakain na yung salita. Kinakain na. So kailangan pag-aralan mo yun na mas malinis.
Tapos yung kwentuhan nyo, kailangan punchline agad ng punchline. Kasi yung ha, ano, lumalaylay na sa ganun eh. Kailangan mas mabilis. Pero nagustuhan ko yung outfit mo ngayon. Yun na nagdala ngayon, yung outfit mo ngayon. Pater, parang escort ka ni Chad ngayon. Alam mo, ang ganda ng itsura namin, no? Oh. Pag nabangga tayo sa labas, papagpagan na lang diretso na to eh. Yun lang, mabagal yung ano. Thank you. Thank you. Alam mo, wag ka nagsusunod ng ganyan. Nagbumukha tayong model ng St. Peter's. Hindi, yeah, tinitignan ko kayo. Parang binyagan lang. Nako, Sir Oscar. Nako, ikaw talaga. Baka madamay ka dito. Hindi, yeah, nakakatawa naman. Pero mahirap ng trabaho yung ventriloquist. Kasi sa laki ng stage na ito at sa dami ng tao dito maingay, hindi natin malaman. Kasi kuminsan yung punchlines mo, medyo parang rehearsed. Parang masyadong predictable. Pero natawa din ako sa mga jokes mo. Pero mahirap nga trabaho yan kasi paikot-ikot ka, hindi namin malaman kung kuminsan nga tama siya, hindi namin maintindihan yung sinasabi. Minsan nagkakabuhol-buhol na yung mga jokes. Yun lang. Thank you. Thank you so much, Sir Oscar. And now, alamin natin, is it a haha or a huhu? Miss Myla, is it a haha or a huhu? It's a huhu from Miss Myla. How about you, Bay Owen? Haha or huhu? It's a huhu. So we have two huhu from our judges. Sir Oscar, it's a huhu. There you have it. You have three huhu. But huwag ka masasad, huwag ka maghuhu kasi mayroon pa second round, alright? Thank you so much, Delphine. Maraming maraming salamat. Paliguan mo muna yung puppet mo. Mukhang hindi pa nagsashampoo eh. Okay. Idire-diretso natin itong gabing ito. Idire-diretso natin ang kasiyahan. Paano kaya tayo papatawanin ang ating second comedy idoling? A finalist in Laugh and Stack Open Mic Competition Tour. Let's have order in the court. Towelettes with Michelle Defensor. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, welcome to Resorts World and thank you, Chad, for that wonderful hosting. And of course, to our judgmentals, magandang gabi po. I am Michelle, yes, Defensor, at I grew up from a political family. Laki po ako sa politika, yes, at kagaya nga ng sinabi ko, no, pwede ba nating itago ang aking apelido sa apelidong Defensor? Okay, and gusto ko lang pong sabihin sa inyo pong lahat na nakikinig sa inyo po na nandito sa Resorts World ngayon na kami po ay hindi po yumaman sa kaba ng bayan. Wala po bang palakpakan dyan? Parang hindi kayo kumbinsido. Kasi po, ladies and gentlemen, kami po ay mayaman na bago pa po kami pumasok ng politika. And of course, thank you, ma'am. I love your smile. And of course, ang sarap maging mayaman. I'm sure you will agree. Kaya nga kayo nandito sa Resorts World eh. Baka tumama ng jackpot, hindi ho ba? Kasi pag mayaman ka, you can buy anything you want. Pwede kang bumili ng bahay, kotse, o kaya boto, pwede, di ba? Okay, relax lang. Relax lang, hindi ho kami bumibili ng boto. Okay, ang ginagawa ho namin sa araw ng eleksyon, namimigay po kami ng 1,000. Okay? At kumukuha po kami ng OR. At itong 1,000 pong ito, thank you, Chad! Okay, narinig ko yung tawa mo. At 1,000 pong ito ay humihingi po kami ng OR. Bakit po? Pag hindi mo binigyan, pag hindi mo binigyan ng madla ng pabili ng pagkain, eh paano makakaboto yan? Tama po ba? So kami bilang mayaman, kami rin po ay matulungin. Yes, Chad, matulungin kami. So sa araw ng eleksyon, bigyan mo sila ng pabili ng pagkain so that they can exercise their right to vote us. Okay, tama po ba yun? Okay, thank you very much. So anyway, ladies and gentlemen, kung meron po totoong mayaman, I'm sure naka-encounter din naman po kayo mga nagpapanggap. Mga nagpapanggap na mayaman, marami po niyan. Alam ko may mga kakilala ko yan. Meron akong kaibigan. Sabi ko sa kanya, so how are you going home? Sabi niya, it's okay, I'm fine. I'm just waiting for my SUV and for my driver. Sabi ko, ang sosyal. SUV and driver, di ba? Biglang pagsilip ko sa kanya, sabi niya, oh my God, it's so hot naman. Sabi niya, ang lakas makasosyal, di ba? Kala mo, ang yaman-yaman. Biglang sabi ba naman ganun, here's my SUV Express na pala. Sabi, pumasok siya sa SUV Express. Sa kanyang UV Express. Ladies and gentlemen, kailangan bang ikahiya ang UV Express? No! Hindi po! Diba? Ang saya-saya
kasi sumakay sa UV Express, di ba? Kasi, you know, you lean on each other's shoulders, di ba? Tapos ang dami nagkwekwentuhan dyan, narinig mo yung mga buhay-buhay, tapos ang dami mong natututunan. Ngayon, may isang beses naman, ladies and gentlemen, tinanong ako ng kaibigan ko, sabi niya sa akin, where did you buy your bag? I love it! Sabi ko sa kanya, this is so cheap. It's about 200,000 pesos. Sabi ba naman niya sa akin, no? Really? How many gives? Judgmentals? Nagdilimang paningin ko. Sa amin pong mga mayayaman, wala pong gifts, wala pong installment. We like buying everything in cold cash. Huh? That's why we like keeping our money in the fridge. Okay, kayo, ladies and gentlemen, hindi porket nasa resorts world kayo, eh, itinatago yun yung tawa nyo, no? Nasa utak nyo lang. Magtawanan lang po kayo. So ngayon, kung bakit nyo iniisip ba't nandito ako, kasi gusto ko naman lumevel up. Parati na lang po ako nasa barangay na nagsasalita, di ba? At least ito social resorts world, di ba? Okay, so ngayon, ladies and gentlemen, malapit na po ang eleksyon. So ako, I will really vote for somebody who has advocacies for the rich. Napansin mo? Walang advocacies for the rich. Walang platform of government for the rich. Wala pong representation for the rich. Okay? Kawawa po kami. Minsan ho, ang sakit ng mga balakang ko, ang sakit ng mga liig ko, sa bigat po ng alahas ng mga suot ko. And yet wala po akong maasahan sa gobyerno natin. Okay? So ngayon, last advice po before I end my set. Alam niyo na po na pwede magkaroon ng earthquake. You know the earthquake drill? So kailangan po, kayo po ay gagawin nyo. Mag-panic buying po kayo, ladies and gentlemen. Mag-panic buying kayo, ma'am. Panic buying tayo lahat. Kasi ang panic buying, yan po ang ginagawa ng mayayaman. Ang mahihirap po, nagpapanic lang. Alright, ladies and gentlemen, this is Michelle Defensor. You've been a great audience. Good evening! Yeah, let's give it up for Michelle Defensor. Hi, Ma. Hello po. Alam niyo, ang gaan-gaan na loob ko sa inyo. Oo, baka naman pwede mahingi yung isang alahas. Pwede naman, maya-maya. Oh my God, I love it. Alam mo, nakaka-relate ako sa mga ganyang mayayaman. My God, kasi you know, we were born rich. Yeah, kami, sobrang yayaman namin kaya dati. Na pag nagbubukas ng sardinas yung nanay ko, nagpapalakpakan na kami. Pag nilalagay ng miswa, akala namin spaghetti na eh. Oo, hello, tsaka yung kapitbahay namin, mas mahirap sa amin, no? Yung kapitbahay kasi namin, nagluluto ng isang beef noodles, tapos yung sabaw, isang timba. 12 kasi sila eh. Once again, Michelle Defensor, palakpakan naman for Michelle Defensor. Thank you very much, everybody. Nakaka-relate talaga ako sa ganyan. Oo, sobra. Lalo na yung sa mga sasakyan. Nakaka-relate ako dyan. Kasi di ba, pag ang mayayaman pupunta dito sa Resorts World, magpapark siya sa harap, bababa, makikita mo ang baba ng mayaman, ganito. Bababa yung ganyan. Ganyan, pak, pak, tatayo, tsaka lalakad. Kasi may nagbukas ng pinto, di ba? Tapos bumaba siyang ganyan, pak, pak, tapos naglakad. Ang mga mahihirap, iba yan bumaba. Nakayuko, ganyan. Tapos sa may dulo, tsaka tatayo. Jeep kasi yun eh. Ay, yung UV Express. I've never experienced UV Express. Oo. Yeah. Kasi walking distance lang yung palengke namin eh. Charot. Okay, let's hear it from our judgmentals. Nako, ito. Ito ma... Itong first judgmental natin magkasalita sa iyo ay maraming pinayaman. Oo, maraming pinayaman. Lalo mga babae, mga... Charot. My bae, Owen. Thank you, bae. Thank you, okay, Michelle. Ang lakas ng pasok mo. Intro mo pa lang, hype na agad, mataas, no? Kaya lang, pagpasok mo, nung nagsasalta ka na, nag-aantay na ako ng bitaw. Nalito na ako, nawala ako dun sa istorya ng kwento mo, eh. Kasi parang dapat, yung mga punchline mo, parang, paano ba to? Kinulang ka ng pondo bago mo ibitaw. Sample lang yung cold cash. Nagets ko yung cold cash mo eh. Diba sabi mo yung cold cash, saan nyo tinatago? Sa fridge. Ang joke doon kasi, para cold siya, nasa fridge siya. Pero mas maganda, mas hindi nagets masyado yun eh. Yes, so dapat yata parang nalagyan mo ng paano na may maintain na cold yung cash namin, nilalagay. Parang ganon. Yes sir. Dapat nahimay mo bago mo ibinitaw. Parang naging ano kasi isang mabilis lang tapos bitaw agad. So ako late ko na nakuha yung cold cash nilagay sa fridge. Ah, kasi cold. Okay, sir.
Kasi may cold cash talagang term eh. Okay. So yun lang, may, tsaka ano, tuloy-tuloy yung salita mo, tuloy-tuloy, blah, 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 blah. Medyo na, ano eh, lumalaylay din eh, lumalaylay. Kailangan pang i-improve bago mo ibitaw yung punchline, kailangan pondohan mo ng pondohan para mag-gets, lagyan mo na hint yung mga tao. Parang ganun. Yes, sir. Thank you. Pero para sa isang babae na katulad mo, na mayaman na, mag-perform dyan, di ba? Kakaiba yan. Magaan din ang loob ko sa'yo. Di ba nga? Oo. Di ba? Kasi mayaman ka, baka magaan ang loob ko sa'yo. Baka pwedeng ikaw na magbigay ng premium natin tonight. Kasi kailangan ko din. Oo, pag nandyan ka sa stage, ang kotse mo parang limousine eh. Di ba? Nakita ko yung kotse niya sa labas, nakita mo, kulay pula. Oo. Kulay pula, mamahalin, mga tigi 8 million. Talaga? Oo. Yung naka-display? O hindi, sa labas talaga, malaki. Bakit pula. Malaki? LBC, padala. Hindi, akala ko kasi yung kotse niya limousine, kasi yung costume mo, Chad, parang limo driver. Ayan, diba? Ayan tayo eh. Thank you, Michelle. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Bay Owen. And now let's hear it from our Laughter Cods. Oscar? Maganda. Pagpanig mo pa lang dyan, kala ko beauty pageant na. Sabi ko, parang hindi yata comedy ito, kundi parang bituing walang ningning. Maganda yung tema mong politika kasi nauuso siya. Marami dapat tayong mapupulot na mga magagandang jokes. Ang nangyari lang kasi, tuloy-tuloy yung kwentuhan. Kaya natabunan lahat yung magagandang jokes. Kamukhang yes, sinabi niya, yung cold cast, maganda sanang ibagsak yung kung pinaghimay-himay mo nga. Okay. Eh kaso isang bagsak na diretso, parang nawala na kami lahat dun siya. Pero maganda ka. Sana sa susunod, medyo putul-putulin. Yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for the feedback. Thank you, Oscar. And now let's hear it from one of the most beautiful person here at the Source World and on the whole Asia and the whole Europe, of course. Sama na natin ang buong mundo, Miss Myla Katibayan. Super duper, thank you. And OA. Thank you, Chad. Thank you, Michelle, for joining right here with us in Bar 360. Yeah, most of our observation, medyo mabilis, and then konti nga yung pondo na pwede mo pang ma-stretch para mas makuha yung punchline ng all of us. And then, yung cold cast, hindi ko na nga namalayan eh. Na uminit na yata. But then, of course, when you, nung nabito mo yung last punchline mo before you ended your session, nakuha naman namin yon. Yeah. Thank you so much and thank you for being here. Thank you, Miss Myla. Thank you for having me. Oh, ayan, Michelle, nakita mo ha? Kino-comfort kitang ganito. Alam mo na mamaya ha? Ikaw lang ang nilapitan ko ng ganito. Okay, ngayon alamin natin, is it ha-ha-ha or hoo-hoo from our judges? Miss Myla, is it a ha-ha? It's a ha-ha for Miss Myla. Thank you, Miss Myla. One ha-ha. How about Bay Owen? It's a hoo-hoo for Bay Owen. Thank you, sir. One hoo-hoo, one ha-ha. How about... Oh, it's another hoo-hoo from Sir Oscar. Thank you, sir. So you have two, but you have one. Thank you so much, Michelle. I'm happy with one. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Thank you, Michelle. Michelle, dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Siyempre, mayaman to. Kailangan ano, ganyan. Siyempre, ganon. Pag mayaman yung mga ano contestants. Mamaya mag-usap tayo, ha? Ikaw na magbigay ng 7-5 sa akin. Okay. So let's continue the fun and laughters. Guys, are you feeling okay pa, guys? Bar 360, are you fine pa? Sige nga kung lahat tayo masaya pa, palakpakan nga tayo lahat. Come on, palakpakan. Come on. Very good, very good. Okay, now let's proceed to our third comedy idling. Okay. Doble-doble ang sayang hatid ng duo na to. We have a duo for tonight. Tawalets with Imerson Santos and Christian Tonelete, also known as Lucrecia and Coffee May. Yes, good evening, this is Arts World Manila. Good evening. And good night. Good night, everyone. Good night agad? Ah, okay. Hindi ko pala, umpisa pa lang pala. Okay, go. Good evening, Resorts World Manila! Welcome to Comedy Idol! Atari, ang ganda mo dyan na para kasi Ursula, ha? Oo naman. Oo. And now, let's meet the candidates of Miss Earthworm 2015, starting with Miss Hong Kong! Kong, ayan, kumain ng kangkong.
Nagsuot pa ng tokong para lamang huli ng ulupong na may kurikong Hong Kong! Naniniwala po ako sa kasabihan? Aanhin ko ang bahay na bato kung katulong ako dito. Thank you! Anyo nga sa'yo! Anyo nga sa'yo! Ganon din ang akin! Korea! Namaste. Mukha ng kasama ko na peste. Kapag may pula sa noo, ako'y asado. Pag gumagalaw ang pula, malamang may nakatutok na sniper dito. Kaya naniniwala ba ako sa kasabihan na hindi man ako kasing ganda ng nanay mo o kasing sexy ng ate mo, malay nyo, dito sa kasino, nakadate ko na ang tatay mo. Kukuha ka ba ng kulambo, banig, payong at panty? Uutang ka ba? India! Ni hao ma? Ni hao ma? O chai de? Sik bang se? Si pang he? Si pang he? China! Nagkalat na ang kasamaan sa mundo. Naubusan na rin ng bukid. Pati sa airport may nagtatanim. Ayan, pati dollars aanihin. Tulungan niyo ako, magsama-sama tayo. Hanapin natin ang nawawalang pitong Dragon Balls. Nasa akin ang tatlo, yung isa kinain na ng kasama ko. Yung tatlo, nandito lang sa loob ng kasino. Hanapin niyo, baka kayo'y bumingo. Nagmula sa different spices, eto na. Ah! Sa tubig, chile! Kuchara, tinidor, Ecuador, fundador. Ventilador, emperador, Ecuador! Ayan. Thank you very much, guys. Hey, pwede sa. Rise level, iba ang level mo ngayon. Oo, mas lalong ibang level mo. In totoo. Ano? May kamukha ka dyan. Sino? Si Nadine. Sino Nadine? Nadimonyo, magay tsura. Grabe ka naman. Uy, alam mo, may kakwento ako sa'yo. Ano? Kagina, pagkagising ko umaga, nakita ko nanay ko nagmumukmok. Bakit? Malungkot. Bakit na naman? E di tinanong ko, sabi ko, bakit nanay, ba't ito malungkot? Kamusta ang 50 years of marriage ninyong mag-asawa ni tatay? Sabi niya, iyon, kaya ako malungkot. Ano po yun? Ang tatay mo, iyon, mukha na lang ang nagagalit. Bakit? Balahibo na lang ang tumatayo. Ano ba yun? Ubo na lang ang matigas. Eh, alam mo, may pwede sa kanina magpasok ko rito, nagulat ako. May sabi pinto. Merong mayaman na kay LV. Wow! Oo. There you have it, of course, Lucrecia and Coffee May! Thank you! Palakpakan niyo naman si Lucrecia and Coffee May. Parang roll-on lang. Walang kutsara, walang ginidor, Jamaica! At naniniwala po ako sa kasabihan na ang pamilyang maraming anak may tatay na manyak.
Ano ba yan? Huwag na nga, nahiya na ako. Ang gaganda niyo naman dalawa. Thank you po. Nakakatuwa, no? Ito ang maganda. Yung katawan mo, MJ Lastimosa. Yung balikat siya, si Sup-Sup. Malit na ba? Oh, tapos yung mukha, Omar Baroka. In fairness. Oh, ito rin maganda rin po. Na, no, my God. Rin. Ayan, ote mo. Ay, ang gandang bata. Ote mo. Side you. Pak. My God. Ganda. Diba ang ganda? Oh, Kim Chu. Kim Chu. Kim Chu. Oh, harap, harap. Oh, Shih Tzu. Gandang bata. Oh, nakakatuwa. Iba. Ganda. Puli, no? Pulin. Oo, Pulinario Mabini. Yan, oo. Iba-iba. Ang ganda na mukha. No? Ba't di pa kayo pina-abort ng bata kayo? Alam mo, kanina akala ko ang pangit-pangit ko na. Sabi ko, nakakahiya na mo pumunta sa Resorts World. Sabi ko, ako yung pinakapangit. Ang mga tao doon magaganda, mayayama, tapos sa pangit ako. Pero nung dumating kayong dalawa, isa lang nasabi ko sa sarili ko, thank God you saved me. Iba talaga. Sabi ko, Lord, thank you po. Hindi ako nag-iisa. Ganon, may comparison. My God. Ito na po ang member ng ISIS. Oo. Ang tawag kasi sa grupo ng mga bakla, ISIS. Kasi pag nakikita-kita kami, pag nakikita kami ganyan, magkikita, ay! Sis! ISIS yan. Oo. My God. Pasok po ba? It's a ha-ha or ha-hu-hu. Charot. Oh my God, it's a ha-ha. Charot. Makasali nga minsan sa contest na ito. Charot. Okay. Ngayon, alamin naman natin ang ating mga comments, ang ating mga judgmentals para sa ating dalawang super saiyan, si Naruto at si Orochimaru. First judgmental, Love for God's Oscar. I have probably seen this act 1,000 times, pero every time I see it, parang naaaliw pa rin ako kasi iba yung level ng entertainment. Lalo sa inyo, dalawang nakagown. At sa palay ko, Pilipino lang nakakagawa nito talaga eh. May nakita ko iba nag-perform pero hindi nakakatawa eh. Pero kayong dalawa, ngayong gabi, nakikita ko yung audience ni natin dito sa 360. Natatawa silang lahat. So, para dyan, congratulations. Hindi ko muna sabihin pero palay ko ay haha ang boto ko sa inyo. Yeah, thank you so much, Lover Cuts. Oscar, huwag nga kayong magharap na ganyan. Pag nagharap kayo, nabumukha kayong Alien versus Predator. Ngayon naman, tingnan natin kayo, judgmental, Miss Myla. Ayan, thank you for coming, you guys. And yeah, as what si Sir Oscar mentioned, na you've been able to make our people happy right here in Bar 360. Nakakatawa siya, and the energy is to the highest level. And yun nga lang, when you did your part together, medyo yung first act nyo together, it was good. But then yun nga, medyo kinulang na sa oras. So hindi nyo na na-deliver ng tama, di ba? Nabitin. But then all in all, nakakatawa. Thank you. Thank you. Thank you so much, Miss Myla. And now, from my bae, Owen. Haha ako sa'yo, Chad. Thank you. Ikaw talaga. Ikaw talaga mamaya na yung 2-5. Hahantayin ko yung ibibigay mong sapatos. Ano ka ba? ang yaman-yaman mo na. Ikaw itong nakalakos, wow. Oh. Original yung lakos mo, no? In class A. Hindi class A yan. Original lakos. Ano? Kasi malalaman mo yung original lakos pag yung buaya, kamukha na nagsusuot. Tapos ka na? Ako naman? Okay, mapunta tayo sa inyong dalawa. Akala ko sasabihin ni Sir Oscar kanina, sa inyong dalawang nakagown, akala ko sabi niya, sa inyong dalawang ulupong. Okay, ganito, no? Tulad nung sinabi nila, marami nang gumagawa niyan, tapos ginawa niyo ngayon, pero para sa akin, parang aligaga kayong dalawa. Ang dami nang gumawa niyan, hindi niyo, sorry ha, hindi niyo nabigyan ng hustisya yung ginagaya niyo eh. Parang scripted na nagdadalawa-isip kayo na ibitaw yung hindi kayo confident dun sa ginagawa niyo. Okay? Nakukulangan ako eh. Actually, ang daming gumawa. Yung mismong piyesa niyo, yung bansa-bansa-bansa, narinig ko na eksaktong yan. Dinagdagan niyo pero ano eh, nakalihis yung dagdag eh. Okay? So, hindi ako masyadong natuwa dun sa paggaya niyo. Okay lang naman magaya pero dapat na-improve. Mas nakakatawa. Yung sa ginawa niyo sa part niyo medyo huhu. Okay? So improve niyo pa, pag-aralan niyo pa. Hindi ko lang kung first time niyo lang bang ginawa 'yan or dati niyo nang ginagawa. Siguro first time. Kasi kung dati na, isip na kayo ng ibang gagawin. Okay? Thank you. Thank you, Bay Owen. Oh, kasi yung mga nakita mo malamang na mga nakasama na natin si Chocolate, si Alan K, si Ace, 'di ba? Oo.
Tama, di ba? Alright, so alamin natin sa ating mga judgmental. Is it a haha or huhu? Let's start with Love for Cats Oscar. Is it a haha or a huhu? It's a haha for Sir Oscar. How about Bay Owen? It's a huhu for Owen. How about Miss Myla? It's a haha. You have two haha and one huhu. Thank you so much. Please stay there for our second round, which is Comedy Discarte. So please stay there. Let's call in once again Delphine and Michelle. Akit na kayo. Magkano ang insurance? Siyempre, yung nagtitinda ng insurance at siyempre, yung nag-avail ng insurance. Oh. At siyempre, kung may nag-avail, meron namang gagamit ng insurance. Nakakatuwa, no? Ang ganda ng ayos ninyo, no? Nakakatuwa. Parang hinihiwalay natin yung nabubulok sa hindi nabubulok, no? Pero parang isa lang yung hindi nabubulok eh. Charot! Okay, so we'll be having our second round, which is, this is what we call Comedy Discarte. This is an impromptu challenge that you will be given some props, which is, that's why we call our Comedy Discarte round paparapa props, alright? So guys, I need you to rate yourself accordingly, triangle tayo, alright? Delphine, dito ka. And then Michelle, you will stay there, and you will stay here, okay? Ganito ang mechanics. Harap ka dito sa akin. Ganyan, okay? Ganito ang, Michelle, stay here. Okay? Kayo, sa EDSA muna kayo. Charot, tatawagin na pag-iyo na lang. Okay, maglalagay kami ng props sa gitna. Alright, makinig sa akin, makinig kayo sa akin. Hoy, hoy, makinig, makinig. Okay, maglalagay tayo ng props sa gitna and iikot natin yung props na yun. Dalawang beses iikot yung props, kailangan isipan nyo ng comedy or kung ano man gamit yung, ibang gamit yung bagay na yun, alright? Huwag nyo gagamitin siya ng as is, kailangan may istorya yung gamit at kung bakit yun ang gamit nun, alright? So we will start with you, Delphine, Michelle, and then isa muna from you guys. Tapos balik tayo kay Delphine, kay Michelle, tapos isa ulit sa inyo, alright? Two rounds yan, alright? So let's start with our first props. Nakita, pakita natin ang ganda ng ating props girl. Of course, palakpakan naman for Janet. My God. Of course, Janet, ang apelido niya ay Manggagamit. Janet Manggagamit. Huwag kayong sasama sa kanya kasi gagamitin niya kayo. Charot. Okay, so our first prop, ilagay natin dito. We have pom-poms. Alright. Pakilagay na dito. Dito na lang sa gitna. Alright. Pupunta, dadamputin, sasabihin yung gamit. Then afterwards, ibababa ulit. And then next ka na and vice versa. Alright. Please show how you use... Pakita nyo sa Bar 360 kung paano nyo ginagamit yung props. Alright? So, we will start with Delphine. Go! Alright. Ladies and gentlemen, ito po ay isang cotton candy. Sa mga hindi po nakakalam, ang cotton candy po, kasabay po ito na imbento ng piñata. Yung piñata, yun po yung merong matamis sa loob na may lumalabas na juice at na-invento po sila ng 1904, June 23, ng 8 p.m. ng 57 minutes at 38 seconds. At araw po ng Martes yan. At ito po yung tinatawag na pinyata na tinaguri ang cotton candy. Okay, thank you so much. You only have 10 seconds to explain it. Thank you. Michelle. Ito po ay isang hilot. Although kami mga mayayaman, ay wala naman kaming panghilot. Pero this time, ito yung ginagamit na panghilot kasi nakikita naman kanyang material. It's soft to the skin. So ito po ay panghilot. Panghilot for Michelle. Ikaw naman, masyado mo pinaparinggan yung dalawa. Okay, your turn. Oo. Ito po ay ginagamit po natin pagkalalagyan po ng mga sauce sa mga Jollibee, like mga spaghetti. Ayan, ito po mga panakain natin. Ayan. Saka pwede rin po siyang gamitin buhok sa kilikili pag may time. Okay, thank you so much. Delphine, you again. Okay, dugtungan ko na yung sinasabi niya. Itong araw talaga, totoo yun, buhok sa kilikili. Pero nag-upgrade siya. Buhok sa kilikili ng kapre. Nilagyan ng ano, ng kulay, naging blondy. Kaya ngayon, ito yung tinatawag na sinasabi niyang buhok sa kilikili, ngunit upgraded. Thank you so much, Delphine. Sarotera ka. Hindi naman blondy yan, pula yan. Oh. okay, it's you again, Michelle. So ito, mag-iisip pa po tayo ng malayo. Ito po ay ginagamit. Itong ating dalawang contestant. Ayan, pag gusto nilang mag-level up. Ah, so, okay, so talagang meron silang wig na made of, ano ba to? Ay, hindi ko alam. Ayun, basta yun. So, hindi siya buhok. Okay? Para sa inyong dalawa. Thank you. Your turn. Ano ba yan? Hindi ko pala day off ngayon. Makapag-voice nga muna. Ayan muna. Tinatawag ako ni ma'am. Ano yun, ma'am? May pag-uutos ka? Okay, there you have it. Our first prop for the day. Tapos meron pa tayong second.
Kayo, hindi kayo marunong gumamit nito. Diyos ko, hindi niya nakita. Nilalangaw na naman yung pagkain. Ang ating second prop, we have Walis Ting Ting. Okay? We will start now with Michelle. Okay? We'll start with Michelle. Go! You know what? Kasi minsan talaga it's so boring outside, you know, with all my cars. So I really like riding this kasi it's really better talaga, you know, around. It's just that hindi lang ako mukhang witch, no? Mukha lang akong mayaman. Witch okay. Rich. There right. You have it for Michelle. How about you guys? Hey, you're riding and you're riding. Oh my goodness. Papawala ng malas. Ganyan. Pag mga April, mag. Okay, thank you so much. How about you, Delphine? Okay, sa mga gusto po makaligtas sa mga dagat, ito po yung unang panahon na ginamit nung gera. Galing sila sa ilalim ng tubig at ito yung inilalabas nila. Ginagawa nilang telescope yan para makita nila yung isda sa ilalim ng dagat. Telescope! Michelle, you again. Alright, ito, pagka, alam mo yun, pag nasa Green Hills ka, tapos wala masyadong benta, kailangan ganyan-ganyanin mo yung tindahan mo. Yan, ganyan-ganyanin mo. Oh, incense for yes. Michelle. How about you guys? Ako, ano ba isda itong nakain ko? Ninibong ko, ang laki-laki ng tinik. Tinik! You again, Delphine. Okay, at ito po yung tinatawag na buto ng dinosaur. Yung dinosaur po, yung po yung dinosaur na bading. Kaya yung mga buto nila, hiwa-hiwalay. Ito po yun, buto ng dinosaur. May problema ka ba sa bading? No, it's okay. Thank you, Michelle. Okay. Akala ko buto mo to, sabi mo kasi dinosaur eh. Okay. We have our third prop. It's Christmas decor. Christmas decor. Alright? We will start with a duo. Yes. I love my earrings. Earrings for you. Delphine. Yes. Ladies and gentlemen, this is ice cream. Pero ito po yung original na pinaggayahan ng cone. Ayan, nakabaligtad lang. Thank you, Delphine. How about you, Michelle? Grabe talaga. I love my perfume. Lalo na ngayon, napaka-init ng panahon. Pamayamang perfume. Oh, how about yes. You guys? Mananalo na ako. Check. Okay. Chess piece. Okay. Delphine, ikaw naman. Noong unang panahon, no, yung mga nag-golf, hindi po talaga ang panghato nila wala sa dulong bilog. Ito po talaga yung dati kasi yung bola dati ay malaki. Kaya maliit yung dulo ng golf. Okay, thank you, Delphine. Last one, Michelle. Level up ako sa pole dancing. So hanggang dito na lang siya, pero kain-kain natin siya sa yawan. Okay, that's Michelle. Nakakatuwa naman. Hindi niyo ba ito alam? Ano ba? Diyos ko, hawakan mo. Taas mo. Ayan o, Statue of Liberty. Ayun naman. Okay, thank you so much, girls, gays, and gentlemen. Dito na kayo. You stay here. So habang tinatabulate lang natin ang ating scores, sino kaya ang magiging winner ng ating first comedy idoling ng ating December? Sino kaya? So alamin natin ang pulso ng masa kung sino kaya ang napipisil ng mga taong bayan. Alamin natin dito sa may bandang right ko. Ayan. Diyan lang kayo ha. O, sa gitna lang kayo. Ay, Ate Michelle, yung hikaw mo, hawakan mo ha. Dalawa, grupo yan. Sinasabi ko sa iyo. Yung kanan mo, soloista yan. Yung nasa kaliwa mo, riding in tandem yan. Mag-iingat ka dyan. So alamin natin ang pulso ng masa kung sino nagugustuhan nila. These beautiful ladies over here. Hi, guys. Hi, girls. Hi, what's your name? Christine. Hi, Christine. Ikaw ba for you? Sino sa tingin mo ang pinaka-funny sa kanilang tatlo? And who are you? Sinong gusto mong manalo? Riding in tandem. Si Riding in Tandem ang ating duo, si Lucrecia at si Coffee May ang boto niya. Oh, we have somebody here. I think they're not Filipino and they don't speak Tagalog. I think so. Hi, sir. Hi, good evening. Hi, sir. What's your name? Ross. And where are you from? New Jersey. New Jersey. I love New Jersey. New Jersey is beside Old Jersey, right? Yes, New Jersey. It's New Jersey. It's what do you call the play basketball? Knicks, right? Am I right? It's the Knicks. Jersey Devils. Oh my gosh! How I did. Okay, bye. English, kasi. And I know you didn't understand at all what they're talking about. Do you have any idea? Not a word.
Not a word. Well, that's good. Welcome to our country. But amongst visually, who do you like to win? I have no clue. You have no clue. How about you, ma'am? Who do you want to win? The duo. They like the duo. Oh, wag kayong matuwa. Audience lang sila, hindi sila judge. So alamin pa natin sa, tingnan pa natin yung iba. Baka meron pa nga dito kaya sa may kan. Ay, dito may gusto magpahayag ng kanilang nasa sa loob. At ang gagwapo naman ang mga nandito. Oh my God. Hello po, sir. Mukhang mayayaman po kayo, ha. Huwag niyo po kayo papatumba. Breadwinner po ako, ha. Hi, sir. What's your name, sir? Ako, Gyord Abe. Ay, just click. Bisaya. 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 Oh, ikaw, Bisaya. Yung dalawa doon, Bisugo. Bisaya. Sinong gusto niyong manalo, sir? Ang gusto na kong padogon, kanang sila tulo. Silang tulo. Kayong tatlo daw ang gustong panaluhin. So, yung duo, may matatanggal na isa sa duo. Kasi tatlo lang, apat kayo dyan. So, may matatanggal na isa. Maraming salamat po, sir. Nakakatuwa si sir, parang nasa kanto lang, pinapatagay ako. Binibigyan ako ng pinapatagay. Pengin na lang sir puhunan, maglalaro ako. Okay, nasa akin na ang result. Dapat maganda yung tugtog pag paakyat ako. Teka lang, aakyat pa. Dapat maganda yung tugtog. Start working like Molly. Okay na, sa akin ang result. Sino kaya ang mananalo? Hay, ito na ang ating magiging first comedy idoling ngayong December at lalaban sa Grand Monthly Finals, alright? Sino kaya? OMG! OMG! Oh my gosh! Oh my gosh! Hindi ko mabasa ang pangit na sulat. Charot. The winner is... Guys, please don't forget to buy nga pala, of course. I have two books out sa National Bookstore. Isa po akong published author dito sa Pilipinas. It's Rapture and Gun Boy. Sana po bumili kayo ng libro ko. And please don't forget to watch Viva Channel. I have a show there. And every Tuesday po, Comedy Idol, nandito po ako. And the winner is... Sinong gusto nyo? The winner is... Number... One! You're out. Sorry, number one. Sorry, number one, you're out. So, meron na lang tayong dalawa. Dito ka lang, okay? Mag-holding hands kayo. Ayan. Oh, yung di mo humawak sa relo, oh. Okay. Oh, yung sing-sing. Naku, delikado. The winner for tonight is... Number... Congratulations! Number... 3, Luke Russia and Coffee May! Congratulations! Kayo ang nanalo at kayo ang susunod na magiging riding in tandem! Ang susunod nating contest ay padamihan ng cellphone na makukuha. Mukhang kayo ang mananalo. Congratulations once again, Delphine, Michelle, you did a great job. Congratulations! Luke Russia and Coffee May, maraming salamat. Oo nga eh, thank you so much. Thank you, ladies. Maraming salamat. Thank you. You may now step down. And see you sa ating monthly finals. Okay, thank you. Isuli na yung gown. Kawawa naman yung nawalan. Charot. Okay, once again, palakpakan naman natin ang ating mga comments.